Identities, ganyan. But now, this is again, JOSML Female Cop, powered by Digital Cell Community in your newest and fastest data connection here in the Philippines. And we would also like to acknowledge our partners and also our sponsors for making our tournament possible. Kina Wendy's and also kay Koda Shop. Kapag tapa, Koda Shop. Pero Tuesday na. Ay, excited na ako for the Chibok Tandem for tomorrow. Pina-excite mo tuloy ako. Isang tulog na lang guys at darating na naman ang ating Wednesday. Pero may konting pause lang tayo dito habang binibigyan natin ng oras ang ating mga female team makapag-prepare sa kanilang mga strategies. Mm-hmm. Especially, ang daming kailangang isipin ngayon. Kasi kung medyas dati ang binabantayan ngayon, tank na rin talaga. Ito rin yung gusto ko eh. Yung parang bumabalik lang tayo from the golden era ng mga marksman, ng mga assassin. We know for a fact that assassins have the higher advantage in the early game laban dito sa mga marksman sa kailangan pang mag-build up ng momentum. Pero with this kind of meta, na lineup nila dito is morely on the composition na makakapag-sustain sila. There's also the melee damagers na pwedeng makapagbigay ng crowd control. This is leaning towards the fact na magkakalalabasan na naman dito ng mga MM. And there is also the potential na pwede nating ilabas dito ang Melissa pick. Well, in double marksman setup na nga rin naman yung pinakita dito ng Smart Omega Empress from our series number 1. And dalawa pala yung laban ngayon ng Smart Omega Empress. Kaya sa tingin ko, hindi na nila kailangan mag-warm up and Project Evo FE, kailangan kagad nilang ilabas yung bagsik nila sa laro. Grabe yung first game nila, first series nila from this day na nakakuha kagad sila ng 2-0 against their NVT. But now, this is going to be a different story this time. Project Evo FE, we haven't seen them from the first 2 days dito here in our group stages, or nagkakamali ba ako? Kasi ngayon ko lang ulit dito nakita sina Chris, or rather sina Bugrit, Mai, and even here Tris. But speaking of, this is a good momentum na ginagawa na ngayon na Smart Omega. We're seeing here the Ruby and also the SS, pero no time intended for them to distract in that purple buff. Ngayon, nahirapan tuloy si PBB na ma-secure niya ang orange buff dito all the way from the bottom lane, so they will be going back for the reset. Well, nire-reset din naman talaga ni PBB yung orange buff dito ng isa nating Madam Frantizi. Mm-hmm. Pero Smart Omega Empress, wala pa naman masyadong nangyayari sa ating lanok doon. Yung Grak, ginagawa lang kung ano yung dapat niya gawin from the early game. Clear ng minion wave sa middle lane, Grak wall, Grak block. Mm-hmm. Tapos kanina, minamaximize talaga yung Grak sa pagkuha at pag-invade ng mga early buffs natin. I'm very surprised nga rin na hindi nila ginamit dito si Isuna as one of the members na makakapag-invade. Katulad nga ng sinabi mo, usually ganun yung mga nangyayari dahil nga invulnerable siya sa mga crowd control na pwede sa kanyang ibugan ng Smart Omega or even the enemy heroes na pwede siyang i-cancel out or even pick him off. Pero this is a good situational na ginawa naman dito ng Project Evo. Yung decision making nila, especially yung Grak kasi, kailangan nila na makapag-emphasize dito for the link to have the momentum, to have every pick-offs laban dito sa Smart Omega dahil baka magkaroon din ng eksena dito ang Smart Omega Empress. Lalo na dito sa top lane natin, hirap tuloy makapag-defend ng ating energy shield si Bugrit. Well, ginagawa lang dito ng Smart Omega Empress yung ginawa nila sa ating series number 1, the double marksman setup, the PNK, yung kanyang entropy with this Nathan, pinahihirapan ang Project Evo FE. And to think na yung gold dun sa torre ng team Project Evo FE na kuna nila, malaking kalamangan na agad yan na turn out na almost 1.2k gold lead na kagad. Bilis nang naging gold lead kaagad nila dito, especially the fact na medyo passive-aggressive lang muna dito ang Project Evo. We need to see here the opportunities of the Selena to go inside the pick-off potential na meron siya. We'll place in the Abyssal Trust, pero we have here the hindrance na hindi siya makakatama makakapag-setup ng Abyssal Arrow dahil nga kay Popolent Kupa, yung Kupa ang sumasalo dito ng mga Abyssal Arrow, Abyssal Trap. So, hindi siya nagiging capable na pumasok inside a pick-off or even dive in a hero laban dito sa Smart Omega Empress. But speaking of, they will be having the annoyance dito na makikipag-contest ang kabilang team, pero hindi nila ito papaligtasin na makakuha sila ng ating objective. We have the Tempest of Blades. There will be the follow-up na mibibigay dito with the sustain. Estes will be getting in one, pero makikita naman natin dito, Mai goes in with the Gakdak. Laban dito kana Amore will be going in for the chase. Laban dito kay Mirai, but will be backing off. The fastest kill will be held onto Smart Omega after hindering the fact na makakapag-contest sana dito ang kabilang team, pero hindi nila hinaya na maging successful sila. Well, the demonic force is on point. Nakita natin yung ultimate skill ni Sampoveus. Mm-hmm. Kakaunti na dito yung buhay ng Smart Omega Empress. Maganda yung naging pasok dito ng Project Evo FE. Yun nga lang, level 5 pa lamang yung Sampoveus. Wala pang items. Kaya hindi niya na-clean out na mas maganda eh. At
at least he was able to pick on one. Nagkaroon ng trade-off, pero this is leaning towards in the good side ng members natin from Smart Omega Empress. Bakit? They were able to get in the turtle, tapos nasundan pa kagad nila ng pick-off laban dito sa isa, which is the Link, who was unfortunate na naipit siya sa mga CSS dito ng kabilang team na meron nga silang sustain, na may immobilization pa gamit ng Ruby, tapos nandito pa si Este. So, hindi ka talaga makakapag-dive in to get in that secured kill. You need to go in for the burst bago mo mapatay or bago mo ma-pick off yung isang minamata mo from the enemy team. Well, for the Nathan, nakita natin kanina ang aga ng entropy niya, ginamit dun sa turtle fight. Tapos pagdating nung Ling and the Poveyus, wala na siya maibigay. Umasa na lang siya dun sa sustainability na pwedeng ibigay ng isa nating Amore o ng isa nating Este. Sa for the Smart Omega Empress, maganda yung nagiging lineup nila kasi nakakapitalize or namamaximize nila kung ano yung type ng team fight na gusto nila. Hindi rin naman naging masama na hindi na nawalan kaagad ng pang zone out dito ang isang Nathan. It all went well since we have here the sustainability. So, ayun yung talagang gusto natin mangyari for the side of Smart Omegas basing on their lineup. But now, this is a good Abyssal Arrow and a setup. Nandito na rin yung Watcher to get in one. That is a good lead for Project Evo FE. Pero look at the gold lead. Lagi pa mapaborito sa Smart Omega dahil nga katulad ng mga nangyari before pa or even yesterday na nakakakuha sila ng malaking gold lead dahil lang sa mga objectives na pinupush nila. Well, maganda rin ginagawa dito ni Shinoa sa may top lane na nakikita niya yung mga abyssal trap na binibigay dito ni Triss and kinukuha yon ng isa nating kupa na hindi na nagpapahira for the Smart Omega kasi nawawala na agad yung visual ng Smart Omega. Pero here we go, top lane, honey guys. Yes, in the top lane, medyo nainit na rin ang mga nagigitarima nila. We have the ultimate. Ling will be going in, but unfortunately, will be facing in the immobilization from Mirai. Makikihabulan pa nga sila dito using in the ultimate coming to you by Keishi, but won't be enough to eliminate in that drop. Pero patuloy pa rin naman ang magiging pressure nila all the way from the top lane. Tatlo laban sa isa, and Bugrit doesn't have any chance para ma-defend pa yung kanyang turret. Pero tignan natin yung ginagawa dito ni Keishi. Kini-clear niya yung minion waves dun sa middle lane and sa bottom lane para naman na makatulak ang Smart Omega Empress sa may top lane. Ang ganda ng ginagawang strategy ng TV Smart Omega Empress, it will laging nakikarried away nila yung plan na gusto nila. So, kaya 3,000 na dito lamang ng Smart Omega Empress. Pautuloy nga eh. We have here another Abyssal Arrow. Won't be connecting in though, pero hanahabul pa rin nila dito sina Phoebe. Hindi niya talaga pinapansin yung may turret dito. Kaya ko makapag-sustain, kaya ko makapag-zone out, at kaya ko pa rin makapag-clear out ng minion wave. But now, we're looking into the fact na makagiging pag-contest na naman dito sila for the turtle. Medyo kulang nga lang sila ng isa, pero we have here the Demonic Rat. Papasok na rin naman na dito. Ultimate coming to you by Beatrix, but the healing galing from the Holy Baptism. Oh no, we have here the damage, but unfortunately, it's just not enough. Papasok pa rin naman dito ang Demonic Force na may bibigay ng isang Pubeus, pero hamon pa rin sila for the trade-off. We have here another member down from each other, but now we have the security onto that turtle, onto that objective. Mapupunta ito for Project Evo FE. Ang problema nga lang, napawasan pa sila ng isang hero dito. So, it's not a good trade-off dahil Smart Omega Empress, they know for a fact kung paano magaganap talaga yung nagiging palitan ng kills. Well, Smart Omega Empress, gustong-gusto nila yung mga ganong type ng clash, yung harapan, apat, laban sa lima. Tapos yung Uranus, nag-disengage lang or nandun lang, nasegway lang sa may top lane ng team dito ng Smart Omega Empress. Pero ang problema kasi dito ng Smart Omega Empress, kapag nawala si Keishi, medyo mawawalan na sila ng damage output. Knowing na Ruby and Estes yung lagi nila kasama, and si Mirai, syempre napaka-item dependent ng isa natin PNK, and kailangan niya muna makuha yung mga items niya para pumalag sa mga member dito. Yeah, and once na makakuha tayo ng itemization for the Smart Omega Empress, this is going bad for Project Evo dahil nga, as we all mentioned and as we all know, may ceiling kasi dito ang isang Selena, which is going bad na kapag hindi pa siya nakakuha ng pick-off or kahit may E-trade or kahit niya ma-shutdown dito ang isang Nathan, it won't go well for their team na makakuha pa ng momentum. And katulad nito, look at the pressure na may bibigay na nga dito ng panggaganti mula sa napitas nilang turret dito. Makikipaghabulan ng Smart Omega. We have Isuna will be receiving a lot of damage given to us by Phoebe. Look at that, nangahalahati kaagad yung buhay niya dahil sa pangabol dito ni Phoebe. And unfortunately enough for Phoebe, she won't be getting in that kill, but at the very least, Smart Omega still has the lead when it comes to the momentum. Dahil ito na naman
yung kanilang positionings. Parang nakasurround na kaagad sila dito for another turtle to respond. Well, hindi natin napapansin dito. 7 minutes na yung laro natin. Phoebe, hindi pa umuuwi sa kanyang bahay. Hindi niya pa kailangang umuwi sa kanilang teritoryo. Bakit? Kasi, grabe, laging hindi siya pinapansin dito ng Project Evo FP. Inahayaan lang nila mag-push, diba? So, kapag ka ganun, dapat medyo may isa din nagre-react. Para tignan mo yung mga tori nila, nababawasan na nababawasan. And yung second tower nila sa may top lane, mawawala at mawawala na yun. Unfortunate nilang din talaga kasi sa lineup dito ng Smart Omega, parang na mind play nila dito, mind game nila dito, ang Project Evo FE. You might have heard of Selena for a fact na pwede nga dito makapag-secure ang Smart Omega ng either na Parsar or even at Eve, pero it won't go well for them kahit na SS lang din ang kasama dito ng Smart Omega. We will be seeing here Phoebe going in against the diamond potential na meron sila. The concern is there, there will be the contest. Hindi naging absent dito silang Isuna, but now we will have here Mai using in the demonic force, pero nandito naman yung I am offended book. The damage on Phoebe is just too real to be sorry, but now we have here the Tempest of Blades to knock up one. Habulin niya dito si Naamori, yes, but it's still not enough to get in that pick off. Nakaligtas pa yung healer dito na Smart Omega, so now that is unfortunate events given to the side of Project Evo FE dahil mamamayagpag pa rin dito ang Smart Omega to get in another turret, to get in the chase, pero ngayon hindi na muna sila magpapa-aggressive pa dahil nga the Lord is already available for them to take, and here we have na instant replay. Well, maganda yung naging setup dito ng Project Evo FE. Ang problema nga lang yung sustainability na binibigay ni Amore. Oo, nakita siya ng Temples of Blade ng isa nating link. Ang problema, hindi pa rin siya napatay. Nakatakbo pa rin. Kaya naman natin ng Smart Omega Empress talagang lumalamang at lumalamang, and nakuha na nila yung ating level 1 Gusto ko yung hindi nila tinantanan dito na bigyan ng pressure si Ling. Even though it's just a ruin, alam natin yung capability sa Ruby na ma-hold onto one spot dito, hold onto one position dito ang isang lane. So now, with that kind of momentum given, Smart Omega Empress will be securing in that first Devil Lord and will be marching sa top lane. Habang naman dito, hirap kumuha ng mga resources sa Project Evo FE. They have been good sa mga pick-off potentials at pagiging present sa ating mga turtle fights, pero it's not going well for them dahil nga sa sustainability dito ng Smart Omega Empress. Even though they proceeded to go in for the kill laban dito kay Estes, pero there will always be the chance na mapipin down dito sila ni Mirai, and Mirai just went in fully with the timing na nagamit niya yung I am offended hook na hindi nakagalaw dito ang Project Evo. And now we have here the Lord, we have here the pressure sa top lane, at magiging mahirap ito for Project Evo to defend. Well, timing is everything for this Smart Omega Empress, kung kailan nila ipapop up yung kanilang mga ultimate skill. And look at that 3D, kamuting na siya mamatay, and kung babalik yung camera sa kanya eh yung buhay niya ay nandun na kagad. Project Evo Empress magsisigil ng top lane. We have your one member down, hindi na naka 3 points dito si Tris using the Abyssal Arrow against the members of Smart Omega Empress. Pahabol pa rin naman na dito si Nakishi to get in another turret, but unfortunately the Lord is already down. Hindi na nakuha itong maipush back yung ating mga inhibitor turret, pero at least the pressure is still up. 10 minute mark na ang lumilipas ang ating game time, proceeding pa rin tayo sa mga gigi push na gagawin dito ng Smart Omega. We have your PB, we have your Mirai. Isuna is already low on HP, papasok na dito si Mirai. We have here the Tempest of Blades not dealing in any damage dahil na dito na kagad yung Tibang-tibang na may pibigay na nga ngayon ng SS. Look at that! Tinatalian niya na lang ang makupunan natin from Smart Omega, getting in all the sustainability and the health that they need para mag-maintain pa sa ating clash. And now it's all up to 3 remaining members na lang dito from Project Evo to defend in their base. Pero Smart Omega Empress, nakalock tower na sila. Honey Glaze, grabe! Congratulations to Smart Omega Empress for taking the game number 1. Victory! The game number 1 is went on smoothly for Smart Omega to get in the resources that they needed para makakuha ng ating late game potential. It all boiled down to the fact na hindi naging usable dito si Tris with this use of the Selena. Dahil very unfortunate kasi dito na hindi natin parang ine-emphasize dito kung ano yung naging maling ina-expect natin ditong playstyle from the side of Project Evo, kundi nandito kasi tayo na nakikita natin kung ano yung tamang ginagawa ng Smart Omega Empress. We see here the damage output na ginagawa dito nila Keishi, nila Shinoa, at plus hindi pa natin talaga hindi natin ikakaila dito yung damage na binibigay ni Phoebe, especially she is just a Uranus, pero look at the damage na binibigay
niya dito from the past replays na nasusone out niya yung members natin from Project Evo. And once na makapag-proceed for a teamfight ang Project Evo FE, the sustainability will be there for the ultimate skill naman dito ng isang Estes. Well, kompleto Ricados kung tawagin ang ginawa ng team Smart Omega Empress. Pero here we go sa ating Wendy's game winning moment. Nakita natin doon, maganda yung pagkakapasok ng ating Poveius with his demonic force. Ang problema nga lang si Mirai na pagtatanggol-tanggol talaga yung kanyang mga kakampi. And yung sustainability talaga, yung isa sa pinakang word na dapat ay bagay for the Smart Omega Empress. Kinuha nila yung mga tore, kinuha nila lahat ng mga minions, nagintay sila ng another wave of minions. Si PNK ginamit yung Kuba para matapos na kagad ang ating game number 1. Yes, it just went well for their lineup. At plano na, ang hirap talaga makapitas ng isang Estes. Nakita natin si Ling na may inch close na siya eh. Para mapitas niya dito ang Smart Omega. So now we will be having here our MVP player spotlight for the day. This is Shinoa. 503 ang kanyang KDA. Untouchable, this lady for the game number 1 ng ating last series. Well, Smart Omega Empress versus the Project Evo FE. Mm-hmm. Tignan natin kung makakabawi ba sila sa game number 2. Maraming adjustment na pwede silang gawin. Maaaring pwede nila